tayong lahat dyan. Panibagong araw na naman and panibagong reaction video na naman yung gagawin natin. And syempre, this is amazing Janus, ang inyong amazing friend. And kung bago ka nga lang sa aking channel, isubscribe mo na yan at huwag kalimutang i-click ang bell button para naman updated ka sa aking mga susunod na reaction videos. And hello again guys sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, and good evening kung nasan man nga tayong lupalop ng mundo. Thank you for watching and mag-ingat tayong lahat, okay? So, ayun na nga, another reaction video na naman for today. And syempre, sobrang nakaka-excite na naman yun. And guys, maraming salamat sa lahat ng mga pumupunta sa community tab ko sa YT. Ayan, so, dahil dyan, sa community tab na yan, ito yung gagawa natin ng reaction video for today. And sobrang dami nag-comment talaga nito na ito daw yung gawin ko ng reaction video. And since kayo yung pinakamarami, ito yung pinakamarami, ito yung gagawa natin for today. Okay, and bago ko simulan ng lahat, gusto ko nga pala magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta ka, Amazing Janus, and sa lahat ng mga reactors. Thank you so much guys sa inyong never-ending support, okay? So for today's reaction video guys, ang gagawin natin is yung inyong mga most requested talaga. Ito talaga yun. Nakalagay dito sa title na tayo, Masakit Pero Totoo. Sabi nila marami daw itong eksena. And sobrang excite na ako. And sobrang na-excite na ako kung ano bang ganap dito. Baka mamaya grabe kayo kay Mariano dito ha. So excited na akong panoorin ito. Tignan natin kung anong ganap dito. So let's go! Tinatamaan na lang sa sinasabi. Self-pity yung gano'n. Ala, ba't parang pinagtutulungan dito ang Mariano? Ay, mature mo! Mag-iwan ka sa ere! Grabe! Nag-walk out talaga siya? Grabe yun ah. Syempre, thank you so much again sa SY Talent Entertainment for the video. Credit as always. And please don't forget to subscribe. What's up, mga kabata? This is my description, okay? Hey guys, ngayon, nandito kami sa pangalang Acacia. Puro ng Acacia. Diba, ito yung ano, laging madalas sa pinagsusustan, tsaka yung ano, yung reverse prank niya yun, diba? Taba ni Cindy, oh. Ngayon, pag-usapan namin, yung topic namin. Wow, legs, Cindy, diba? Ay, Cindy, wow, legs, Angel. Ay, pagsasalita. Pagbibigay namin ng opinion or yung saloobin namin about kay Maria. Kasi, okay, sa loobin. Ano, sanay naman na din siya na naririnig niya na pinagsasabihan namin siya. Tsaka, sanay na din to sa haba na din ang pinagdaanin niya dito sa SY. Kailangan niya rin naririnig yung mga komento namin lahat para sobrang maganda talaga na ginagawa nila yung mga ganitong vlog. At least, mas na nagiging open sila sa isa't isa, diba? Nanawa na ako dito. Ayun, so, grabe sa nanawa. Ano, magkasama ni Mariano, syempre, nakakilala ko na din yun. Bali mo. Diba? Ano ba ugali? Kaya ako mag-walk out anytime, anywhere. Walk out! Eh, yun. So, huwag naman kayong masyadong harsh, na, diba? Kasi Mariano, alam ko naman na mababaw yung kalooban mo eh. Alam ko na mababaw yung kalooban mo. So, konting ano lang talaga. Madali kang nagre-react. Kumbaga, madali kang masaktan. Aww. At sensitive ngayon, parang ako kay Mariano Yana J. Yes. Or Yana G. Ready eh. Ba guys? Ready na. Ikaw ba Mariano, ready ka na? Guys, sa mga ano, sa mga bad comments na nababasa. Grabe sa bad comment. Ano, kaya po na ako. Siyempre, kaya ko na magbaguhin yung sa sarili ko. Maraming salamat sa inyo nasabihin ko sa mga good comments ko sa mga nababasa ko. Thank you po sa inyo. Dahil nandiyan kayo para support ako na rin. Yes! Ano ko, natutunan ko yung mga sinasabi ko sa akin.
So, bilang ako yung pinaka... Okay, wait lang. Guys, gusto ko muna mag-comment dun sa mga sinasabi ni Mariano Gia. Sobrang ambait niya dun, no? Napaka-humble talaga. And very important talaga, no? Na nagiging open-minded tayo sa mga opinion ng iba. Kung may mga bad comments man sa atin, may mga good comments din sa atin, diba? Kailangan natin maging open and kailangan nating tanggapin yung mga sinasabi sa atin, diba? Against us, diba? Kasi kapag may mga bad comments din tayo nare-receive, mas dun tayo na namomotivate talaga eh, na mas magpatuloy pa, diba? Pag may mga good comments, kumbaga parang normal na sa atin yun. Oh yes, nakakataba siya ng puso, diba? Kasi nga, magaganda yung sinasabi sa atin. Pero yung mga bad comments din tayo, mas nagiging strong, no? And sobrang bumibilib ako kay Mariano G. Kasi tinatanggap niya talaga lahat about sinasabi and dinededman niya lang, diba? So, at least, diba, kay Mariano G na nanggagaling na dead ba ako and magiging open ako sa lahat ng bagay, diba? Which is very important talaga. So, ituloy natin. Kasama dito sa SMA. Wala pa ba tayo isang taon na kasama? Hindi, I mean tayong dalawang kasama. Yung legs ni Angel, grabe, laki, sexy, no? So, yun, basta matagal na kami nagkasama kay Mariano. Alam ko na ang umay na rin sa pagmumukha. Grabe sa umay. Sa pagmumukha. So, it's a tie. Kaya umayan na kayo. Talaga, madami na ako natutunan kay Mariano. At least, di ba? May natutunan sa isa't isa. Sobrang protective ako dito na kada may meron kong sabihan ng konti na sakit, ako kagad nagpo-comfort dito na yan. Kaya ako huwag napansin ko. Napansin ko lang talaga sobrang sensitive niya na minsan, yun nga, minsan na nimbawa, nagka-problema. Kumbaga, hindi ka na niya kayang ipagtanggo. Kumbaga, parang ka. Hindi ka na niya mapagtatanggol sa mga tao kahit na kayong dalawa magkasangga dapat kayo dito. Hindi ka na niya mapagtatanggol kasi nga sa sobrang sensitive niya, yung sarili na lang niya naiisip niya. Hindi na niya naiisip din yung ano ba yung nararamdaman niya kung kasama ko. For example na lang muna, kumari sa pambabash. So, halimbawa yung mga tao, nababash kami dahil sobrang tahimik niya, naakala ng iba na naway namin siya. So, sobrang sensitive niya nga, hindi na niya inilalabas, kinikip niya na lang sa damdamin niya. Na, ganito na, bahala kayo. Yung ganon, yung parang ganon lang, bahala ka sa buhay niya. Yung parang ganon. Hindi, parang nga. Grabe, agad ah. Parang. Diba? Baka defensive din ni Mariano. Di bukod sa sensitive, no? Hindi na niya nagagawang... Sorry guys, pakinggan natin ah. Wala po silang kinalaman, ganito ganyan. Yung bangkusa. Kasi, ako, talaga ako, no? Saan natutulang po ako magsalita. Dahil, hindi talaga siya, sobra as in, tahimik niya. Tahimik po ako yung tao dati. Pumasok po ako sa SS. Kailangan magsalita. Ayan, kagawa niya, bihina po. Ano, talaga ako nalala. Ang kwasa ako. Di ba, dati sa kasada ako. Natuto akong ikot yung boses ko. Magsasalita lang ako pag... Kakanta. Sir, kailangan mo mag-approach sa ibang tao. Sir, kakanta. Yan lang. Yun lang yung sasabihin. Pero, yung kwento, hindi ako mahilig. Tahimik talaga siya. So, yun nga yung dahilan kung bakit minsan naakala ng ibang tao na naapi ka namin. Parang tanatangan na yung usahin sa domain ko lang naman. Kailangan mo ding mag-explain. Kahit na, minsan kasi kahit hindi kinakailangan, kailangan mong i-explain para malinawan yung utak din ng iba. Meron din namang minsan na kailangan, hindi ko kailangan mag-explain sa inyo dahil hindi naman kayo ano sa akin. Pero minsan kailangan din talaga yun. So para, hindi mo naman mapapahamak yung mga kasama. Hindi ko ba sinabi pahamak siya? Ano lang, siya, sobra talaga kasi siya tahimik. Nung una kasi talaga namin magkasama, siya kakausapin, hindi po siya magsasabi. Ganun talaga sa panasang so, kailang lang. Ayun. So, alam nyo na ha, bago ko ulit siya i-start, gusto ko muna mag-comment dun sa lahat na yung napakinggan ko. So, alam nyo na guys, usapang basher. Diba? Yung mga basher dyan, diba? Kayo huwag kayong mag-bash, diba? Kasi si Mariano G nga, dinadeadman niya yung mga basher.
Alam nyo guys, nakikita ko rin yung attitude ko kay Mariana G. Pero hindi ako tahimik, maingay ako. Pero napaka-sensitive ko talaga. As in, mga small na salita lang, medyo affected kagad ako dyan. Ewan ko, may mga ganong tao talaga. No? And hindi naman natin mapipigilan yung sarili natin, diba? Kung ganun na talaga tayo from the very start, sensitive na talaga tayo, magiging sensitive talaga tayo. But we need to learn and we need to accept dun sa mga bagay or sa mga salita na sinasabi natin. Especially kung totoo talaga, diba? So, kailangan nating tanggapin. And sobrang gustong-gusto ko yung attitude ni Mariana G na parang dead ma lang ako. Wala akong pakialam kung ano yung sabihin ng iba. Which is okay na okay talaga, no? Kasi kapag sikat ka talaga, normal na yun eh. Yung mabash ka, diba, may mga sabihin sa'yo hindi magaganda, mga masasama, pero kailangan mo talagang tanggapin yun kasi it's part of being famous talaga, no? Yung pagiging fame talaga, part talaga yan. And yung sa kanila na nanggagaling, like ikat na nanggagaling na iniisip ng iba na ina-api ka namin, ganito, ganyan, ganyan. Guys, on cam na sinasabi na hindi yun totoo, diba? Imposible. Kasi kung ina-api nila Katya at hindi pinapansin nila Kat si Mariana G, baka matagal lang wala dyan si Mariana G. And they're working together sa SY, kailangan magkakaibigan sila dito, diba? So, ituloy natin. At saka, yun pa. Bukod nga, halimbawa, mabayuan ko siya. Kasi talaga minsan tipinok. Sabihan. Ko na din sa sarili ko. Gusto ko na din siyang mapagpayuan, mapagsabihan. Kasi diba? Minsan po, hindi nakikinig. Parang gaganon. Diba? Parang dead ma lang talaga kasi siya. Ganon yung attitude din Mariana G. Makinig ka muna. Ang kinaganda lang nito. Ang gigigil sa Angel. Hindi siya makikinig sa umpisa mong ano. So, dadamdamin niya muna. Hindi pa kasi ako tapos eh, no? Ayun, so hindi niya sinasabi, din mararamdaman na lang ng iba. Halimbawa, hindi niya pa yan. Napayuan niya ako. May storage. Iya-absorb, ganun. Pag kailangan na, hindi ko na siya gano'n. Pero at least, nakikita din naman namin na may improvement siya. At least, di ba? Ngayon, malaki yung improvement ni Mariana. Na kahit pa paano, natututo din naman siya sa mga sinasabi namin sa kanya. At least, di ba? Nakikinig. Kaagad niya babaguhin sa sarili niya. Pero at least, nakatagod. Yes, di ba? At least, di ba? Ina-absorb niya. Hindi naman ako kasi sa ganun damdamin at saka pakiramdam. Yung mababaw ba? Na konting ano, nasasaktan. Ako din eh! Ang sakit! Tapos magtatagin na sa manalo. Ganun ako dati. So parang ganun. Mariana, na madali din siya masaktan. Ganun na, sensitive. Diyan kasi mabibuild yung confidence mo, at saka yung Totoo. Totoo yung sinasabi ni Kat. Pero magkaibatan. Siyempre naman. Yun ako minsan ganun. Pero ako. Ang laki ng legs ni Cindy. Ang taba niya ngayon. Pero nung bata-bata pa ako nun ha. Ngayon hindi ako marunong. Ba? Maya-maya. Hindi na ako. Ang bilis mawala ng galit. Isa pa gusto kong sabihin sa'yo. Sa maging fully mature talaga yung pag-iisip. Pero nakapag... Lalo na ngayon. Pinig ko 60 ba lang. Ako din. Mas mababa pa lang. Kasi alam mo, marami ka pang dapat matutunan. At saka lalo na sa relasyon. Madami kang relasyon, madaming obligasyon. So, kapag talaga pumasok ko sa isang relasyon, yung mga obligasyon ka talaga na kailangan magpapanan. So, kailangan mong harapin yun na kayong dalawa. So, kailangan mo pang maging matagal. Kasi pag sumuko ka, parang binigyan mo ng problema yung partner. Maging mature ka. Ayan. Wait lang ha, pwede ba mag-comment doon sa sinabi ni Kat na kailangan mong maging matured pagdating sa isang relasyon? Yes, oo, kailangan mo talaga maging matured na. Pero hindi kasi natin talaga mapipilit ang isang tao na magbago talaga. Eh, kung ito pa lang ako, kung ito pa lang yung kaya kong ibigay, di ba? Though, sige, nakikita naman natin na good listener talaga si Mariana G. Like, sinasabi niyo naman dito na ina-absorb ko talaga lahat ng mga sinasabi niyo.
tinatatak ko sa utak ko talaga, which is okay talaga yun. And then siguro, no, may mga time lang talaga na hindi pa talaga siguro ready sa Mariana sa mga ganung bagay. Kaya siguro, minsan nagkakaproblema talaga sila. Siguro, totoo yung sinasabi ni Kat, hindi siya talaga, hindi pa siya totally talaga matured. And marami magkakarelasyon na hindi matured. Usually, may mga couple, parehong silang hindi matured, pero okay naman yung relationship eh, diba? Depende na lang din kasi talaga yan siguro sa inyong dalawa or kung paano nyo i-handle. Kung alam nyo kung ano yung tama at mali, diba? Parang magkaroon man ng isang problema or may problema man sa isa, for sure, iintindihin nyo ng isa. Kung alam nyo yung tama at mali, yun lang para sa akin na. And yung sa pagiging matured, normal lang yan. Kailangan dahan-dahanin natin, hindi kailangan on the spot, on that day, maging matured ka kaagad kasi in relationship ka na. Hindi. Kasi while in relationship, dun ka talaga nagiging matured, ba? Diba? Kasi dun dumadami yung nangyayari, dun dumadami yung mga experiences, yung mga nangyayari, together with your partner, yun yung nakakapagpamatured sa'yo. At yun sa mga ibang bagay pa, ba? Diba? So, tuloy natin. Ako naman, nahihirapan ako una. Angel na! Kapag ka nagsasalita siya, hindi marinig sa camera. So, ayun guys, ako naman ang next. Ayan na! Siyempre, matagal-tagal rin kami nagsama ni Mariana. Oy! Rebounds! Itong lalaking ko, medyo pasaway. Akala ko matino, hindi pala. Grabe! Para matino, mabaero. Oh, nagbago! Kuso mo! Ano ba na? Ano talaga ako dito? Sinabi niya sa akin. Oo, marami nga talagang ex yan. Kasi yung isang dating naman sa pan niya, sa itsura niya, para siyang hindi makabasag. Pero siyang hindi na nilisigaw. Ganto kasi yan. Lahat ng pinupuntahan niyang habang nagtitinda siya ng road. May ex po siya. May ex siya. So, sir, sad. Ganyan pa katinig ang ating Mariana. Saan ako? Guwapo talaga eh! Ano sa Risa Lampe? Baka babaero. Nasa 10 ata. Tingnan mo yun. Makinig ka! Tapos yun nga, mag-walk out siya. Sexy na Angel. Diba bigla ka nag-walk out, bigla mo naisipan na hindi na lang ako. Parang ganun kadali bitawan sa yung mga salita. Hindi ka muna nag-iisip. Ganun eh, limbawa kung didesisyon ka. Magkatagad ka. For example, pagbili ng sasakyan ng motor, sabi mo, hindi, huwag na yan. Ito na lang. Pag naman dun sa ano, pag sa ibang araw, hindi, ito na lang, hindi na yan. Ganun ka kabilis mag-desisyon. Kaya, yun yung medyo baka ako yung mali. Yun yung medyo baka. Wait lang ha. Sobrang kalalang-kalala ni Angel si Mariana Jean. Ay nakikita ko kung gaano talaga kakilala. Kasi tama yung sinasabi niya. Matagal ko rin ito nakisama sa Mariana Jean. Sa kay Angel lang galing no. Sa naging kapartner niya na. No? Which is, maniniwala ka talaga. Kasi nagkasama sila eh. And siguro may mga decision lang talaga si Mariana Jean. Talaga yun hindi niya pinag-iisipan. And normal lang yun sa isang tao, no? Kaya, guys ha, behind all this, dito sa video na to, huwag nating i-bash si Mariana Jean against sinasabi sa kanila ni Cindy, ni Kat, or ni Angel. Kasi hindi perfect si Mariana Jean. Nobody's perfect. Okay, so huwag tayong mag-judge, diba? Sinasabi nila to para at least mas mag-grow si Mariana Jean, hindi para i-bash natin. Okay, so ituloy natin. Sobrang bilis ang mag-decision. Minsan hindi mo na alam na mali pala yung decision. Tapos for example, sa live, meron tayong ano, na pag hindi na pagkasunduan, tampuan ba? Tapos pag, syempre alam mo naman yung mga tao, diba? Diba sinabi ko natin sa'yo dati? Alam mo naman yung mga tao, konting yuko mo lang, konting tahimik mo lang, akala nila inaano ka na namin lahat. Pero hindi ayun, kasi nila ganito, alam sa likod ng camera na meron nga tayong problema hindi na pagkakaintindi. Hindi natin pagkakasunduan. Na meron. Kaya akala ng ibang tao, inaano ka namin, may nagawa kami masama, pinagtutulungan ka namin. Makinig kayo lahat, sana lahat ng nanonood. Mag-iwalay na. Alam mo yan, yung nangiibig-labig lang ang nangiiwan sa ere, ayaw mo lang pag-usapan. Grabe yun. Tapos akala mo yung ikaw lang yung nagtatrabaho, ikaw lang yung nagpapakabago para dito sa trabaho natin. Hindi mo man lang kinonsider yung pagod namin lahat. Sakripisyo din namin, siyempre, di ba? Hindi lang din naman ikaw yung nalayo sa pamilya mo, kami rin naman. Ganun, pero kapag ka, siyempre, no, di ba, alam mo naman yung mga tayo nagsasakripisyo dito. Sana, kapag ka nag-decision ka, i-consider mo rin kami sa mga decision na gagawin. Yes! Parang ikaw lang yung nalayo sa minamahal. Oo.
Wait lang ha. Ang ganda ng sinabi ni Angel dun sa part na you need to consider everyone. Ha? Pagdating sa isang decision, totoo yun. Kailangan mo i-consider talaga yung kasamahan mo. Especially kung katrabaho mo, workmate mo. Lalo na kung partner mo. Kailangan i-consider mo yung mga decisions mo. Kailangan mong sabihin, di ba? Kapag committed ka na kasi sa isa, kailangan talaga sinasabi yun. And very important yun. And ano ba, diba? At least, diba? Sinasabi nila direct to the point kay Mariano G kung ano yung mga mali ni Mariano G, diba? And, guys ha, huwag tayo mambash dito and mahalin natin si Mariano G sa kabila ng lahat ng to. Kasi dito, mas mamahalin talaga natin siya kasi dun mas nakikilala natin si Mariano G. Tuloy natin. Diba? May minamalat sa hugot kan. Akala ng iba, nagpapaawa ka daw, ganyan. Yoko, basta ganyan yung mga nababasa ko sa kanila na sinasabi nila tapos sa'yo. Tapos, hindi mo man na-appreciate yung nandun ako nung wala akong kadamay. Grabe, nandun ako nung wala kang kadamay. Andun si Angel! Ibigay na nga ng sa loob. Ito, straight from the heart. Straight from the heart! Spoiled. Alam niyang nasusunod lahat ng gusto niya. Alam niyang nasusunod lahat ng gusto niya, kaya pag sinabi niya, kailangan mo sunod. Parang pag sinabi niya, automatic alam ko mangyayari. Very wrong yun, kasi ganun sa part na yun. Spoiled siya, na spoiled. Ayun yung unang-una ko nakikita. Kasi sa aming dalawa, ganun siya. Bossy siya. Pag sinabi niyang... Bossy ka pa. Sa Angel, sabi-sigit. Sabi ko sa kanya, ang bossy mo, no? Ginagano ko na. Pag sinabi niyang, gawin mo to, parang kailangan gawin mo. For example, sumama ka kasi, ganun. Kailangan sumama ka sa kanya, wala kang magagawa. Ganun yung... Ako ba yan? Kailangan mo gawin agad? Yung unang napapansin ko na hindi okay sa kanya, which is dapat niyang mabago. Kasi hindi lahat ng tao sa paligid mo is mag-a-adjust para sa'yo. Totoo yun. Pangalawang napapansin ko na dapat mo mabago, pangalawa sa hindi ko gusto, is yung out of control sa emotion. Masyado kang... Matalas talaga siya na out of control. Kinalang-kilala ni Cindy si Mariano G, no? Grabe, ano, girlfriend type kaya, talaga. Masyado kang balat si Cindy. So, kumbaga, masyado mong dinidibdib lahat ng marinig mo. Lahat ng mabasa mo, lahat ng makita mo, parang nilalagay mo dito, tsaka dito, tinatatak mo. Dapat yung dumadaan lang. Kasi... Ano ba yan? Doon ka lang palagi na, ay, ano si Lux ka ginaganyan, eh. Dami ka ginaganyan, eh. Paano ka makakaangat kung lagi ka lang nag-focus doon? Isipin mo yung mundo umiito, tapos ikaw nandun ka lang. Focus ka lang. Parang, very mature din sa part na yun, ah. Ang galing mo, Cindy, doon. Sinabihan ka ng isang wait tao. Lang, ah. Sobrang mature din, Cindy, din sa part na yun, in fairness, na yung sinasabi niya, parang tumatak din siya sa isip ko na, alam niyo yun, bilog ang mundo, and then nandun ka lang sa isa, di ba? Kailangan sumasabay ka talaga sa ikot. Totoo yung sinasabi niya, and grabe, siguro ganun lang talaga ka-sensitive si Mariano, Jay. Hindi talaga natin masisisi yung isang tao, no? May reason kung bakit sobrang spoiled tayo. May reason kung bakit kailangan gusto natin masunod yung mga sinasabi natin, yung gusto natin. Siguro, nasanay tayo sa mga ganitong part or sa ganung part, diba? But, okay lang yan, diba? It's part of growing up talaga yan. And normal lang yan sa isang tao. Ang pinaka-importante is tinatatak talaga sa isip natin at binabago natin yung mga ganung bagay, diba? I love you, Cindy girl! Tuloy natin. Nandiyan pala. Tapos, yung lugar na yun, sobrang dilim, wala kang kasama. So, gagawin mo, susundin mo ba yun? Di ba? Hindi naman pwedeng mag-stay ka na lang. Sika talaga. Ilabas mo yung sarili mo. Dun sa kung saan magiging okay ka, magkakabay ka. Totoo yung sinabi ni Kat. Sa sarili mo. Tsaka hindi ka na sa totoo lang, hindi ka na normal na tao. Alam mo na yun sa sarili mo, di ba?
dapat ano na siya. So, naiintindihan naman namin. Saka ito pa, wait lang ah. Ayan! Sa ko pag ginagay niya sarili niya. Napipigil na ako sa'yo, promise. Huwag ka magsiself. Seryoso to rin, talk na to, mamel. Alam mo yung sasabihin mo, ganito lang kasi ako eh. Wag na wag ka magsiselfie. Alam mo yun, yun nga yung sinasabi ko kanina. Kasi no? Nag-isip ka ba bago mo salit sabihin? Bakit? Paano mo nasabing ganyan ka lang? Eh, ang daming humahanga sa'yo. Ang daming ng taong idol ka. Totoo. Tapos sasabihin mo na wala, eh, ganito lang kasi. Wag na magpaawa, eh. Kasi yan ang pinakapangit na makita ng iba na tao. Oh, madalas ako. Niya kasi nga, no, sabihin na wala akong kwenta. Halimbawa ako. Grabe, wag naman ganun. Sabihin, oo nga, no, wag naman ganun. Hindi ka naangat sa buhay. Diba mga chismosa dun sa amin, hindi ka naangat sa buhay. Ang sasabihin ko sa mga kaibigan ko na hindi na ako sa ako kasi ganito yung sinasabi. Hindi na ako aangat. Huwag ka didepende sa sinasabi ng iba. Huwag ka. Dumipende kayo na good way. Daming sinasabi ni Angel, no? Motivation, eh. Baligtad mo. Totoo. Reverse mo. Diba, parang naiinis ako sa ganyan. Alam mo yun, hindi ka pa naniniwala. Hindi, tinatamaan na siya sa sinasabi. Self-pity yung gano'n. Hello, oo, tinatamaan na siya, diba? Pag tinatamaan ka talaga... May mature mo! Mag-iwan ka sa ere! Ang selfish mo! Grabe! Sa akin, yung last... Charot-charot lang pala yun! Selfish ka in a way na hindi mo nakikita na selfish. Na yung pagiging selfish mo. Kasi, ayun, kagaya na sinasabi nila na parang naiisip kung anong mararamdaman, masasaktan ba sila, ginagawa nila lahat. Lalo na ikaw. Oo, lalo na. Hindi kayo kinonsider. Ayun yung nakikita ko na selfish ka in a way na hindi mo nakikita na nakakasakit ka na. Kasi ayan. Naiisip mo lang yung nararamdaman nila. So sana, mabago mo yun. Kasi kaming lahat concerned kami sa'yo. Lalo na sila kasi matagal silang nakasama, kilala ka talaga nila. So sana, yung friendship, yung family na nabuhay nyo, pahalaga. Love na love ka na, Cindy. Huwag kang magdamdam, ha? Huwag ka daw magdamdam. Maraming salamat. Pinagdamdam. Saan ka daw? At least, di ba, pipilitin mo yun. Nakikita niya kung paano tumitig si Angel kay Mariano G. Parang, sana pumasok lahat yung sinasabi ko kay Mariano G. Sobrang ganda ng ano na to, naisip nila na naman for Mariano Gino. And yun nga sabi ko, behind sa lahat ng sinabi ni Angel, ni Cindy, and ni Kat, no, sana wag nating i-bash si Mariano Gino. Mas mahalin natin siya kasi nagpapakatotoo siya kung sino talaga siya. Like, ganito akong tao, diba? Sinasabi ko, ganito lang ako, spoiled ako, diba? Gusto ko na susunod yung gusto ko, like sinasabi ni Cindy, diba? So, mahalin natin si Mariano G. Kasi kung talagang idol natin si Mariano G, mamahalin natin siya kung sino siya talaga. And dadating yung time na magbabagong ugali ni Mariano G, magmamature dyan. Especially kapag pumasok na siya sa isang bagay na full of responsibility talaga. Yung tipong kailangan yung responsibilidad mo is dun ka talaga mag-focus. For sure, magiging mature talaga yung si Mariano G. Ngayon siguro nag-i-enjoy pa lang siya. And nakikita ko, no, kung gano'ng ka-concern dito si Angel and si Cindy kay Mariano G. Nakikita ko kung ano yung pagmamahal nila kay Mariano G. Na gusto ko baguhin mo to, gusto ko ganito yung gawin mo, gusto ko maging ganito ka. Which is napakasarap sa feeling na may mga tao na concern sa'yo, na gustong baguhin kung ano yung dapat baguhin para sa'yo.
para at least mag-grow ka talaga, diba? Ang sarap magkaroon ng Angel ng Cindy at Kat sa totoo lang. And sobrang bumibilib ako kay Angel kasi kahit wala na sila, no, alam niya pa rin yung mga ugali ni Mariana G from the very start na sa ngayon hindi pa rin ni Mariana G nababago, na gusto talaga niya mabago. And si Cindy, na girlfriend type talaga dito. And sobrang na-amaze ako sa attitude ni Cindy dito. Sobrang matured sa totoo lang. And kung girlfriend niya si Cindy, ang swerte talaga. And sobrang swerte ni Mariana G kay Cindy sa totoo lang. And alam ko, dadating yung time na magiging mature din yan si Mariana Jen. Intindihin natin sa ngayon kasi siguro talaga nag-e-enjoy pa. And yun nga, huwag tayo maging sensitive. Ako ba yun? Diba, ganyan talaga, may mga ganyan talagang tao. But anyway, diba, ang pinaka-importante is willing tayo to change our attitude, diba? So, ayun na nga, maraming salamat for today. And if you like this video, guys, please give me a thumbs up. And don't forget to like and share and drop a comment after watching this video. And again, this is Amazing Janus, ang inyong amazing friend. Thank you for watching and have a nice day, everyone. Bye, guys!